Magandang araw po mga kaibigan. Ang tatalakayin po natin ngayon ay ang patungkol sa sulat ni Titus, chapter 2 verse 13. Looking for the blessed hope and glorious appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Ang puntong ito ay tayo ang tinutukoy na mapalad na maghihintay sa mystical coming of Jesus Christ. Ang mapalad o blessed hope sa panahon ng ating kaligtasan upang tayo'y aagawin sa alapaap according to the 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. Ang bababa mula sa langit at maghihintay sa alapaap ay ang Panginoong Hesukristo na nabihisan ng kaluwalhatian ng Diyos. Hindi makikita dito ang amang Diyos. Kaya nga sinabi ni Titus chapter 2 verse 13, the glorious appearing of the great God. Ang glory ng Diyos ay makikita natin kay Kristo dahil siya lang ang literal na makikita dito. Dapat nating malaman, walang sinumang tao ang makakita sa amang Diyos. John chapter 1 verse 18. Dahil ang Diyos ay espiritu. John 4:24. Kay Kristo natin makikita kung ano ang Diyos. Dahil si Kristo ang larawan o image ng Diyos na di nakikita. Colossians chapter 1 verse 15. Pag sinabing image, ito'y isang idiomatic expression na tumutukoy sa ugali o karakter ng Diyos. Kaya kay Kristo makikita natin ang karakter at power ng Diyos. 1 Corinthians chapter 1 verse 24. Kaya ang punto ni Titus chapter 2 verse 13 na glorious appearing ay ang glory ng Diyos na makikita sa isang Panginoon na sinugo niya sa rapture day. Ayon sa Ephesians chapter 1 verse 17, upang ipagkaloob sa inyo ng Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ama ng kaluwalhatian. So ang Amang Diyos ay Ama ng kaluwalhatian na kung saan ay makikita natin kay Kristo sa panahon ng mystical coming of Jesus Christ. Maraming salamat po, mga kaibigan.